sa edukasyon na kasalalay ang kinabukasan ng isang tao. Ito ang nagsisilbing tulay na nagdudugtong sa tuktok ng ating tagumpay. Kahirapan, dahilan ng kawalan ng edukasyon ng isang individual at siya ring magiging resulta kung sakaling edukasyon ay mawaglit kahit sagli. Kawalan ng trabaho. Isa na sa ngayon sa pangunahing kinakaharap na problema ng bansa. Lumalabas na sa survey na isinagawa ng SWS noong taong 2010. Sinasabing ito na ang pinakamataas na unemployment rate ng bansa sa kasaysayan. Wood or tooth, that's the base form of the... Kalidad ng edukasyon. Ang problemang pagtuunan dapat ng pansin. Noong taong 2003 ay nagkaroon ng tinatawag na TIMSS o Trends in International Math and Science Study. Ito ay ang pagsusulit na ibinibigay upang alamin ang natutunan ng bata sa matematika at aghang. At ang resulta sa 46 na bansang lumahok, pumuwesto sa 43 ang Pilipinas sa matematika. At pang-34 naman mula sa 38 bansa ang nakuha ng ating bansa sa aghang. Nakakaalarma na sa bawat isa at sa gobyerno ang mga ganitong pangyayari. Kaya nito lang ay pinaghandaan na ng bansa na ilunsad ang bagong programang Enhanced K-12 Basic Education Program na layunin na pataasin ang kalidad ng edukasyon sa bansa sa pamamagitan ng pagdadagdag ng 20 pag-aaral ng isang bata. Ngunit sagot na nga ba ito sa patong-patong na problema ng bansa sa larangan ng edukasyon? Ang Enhanced K-12 Basic Education Program o Enhanced Kindergarten plus 12 Years of Basic Education Program ay ang pagdadagdag ng 2 pa sa pag-aaral upang mas mahasa at umunlad ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ang K-642 ang siyang naging modelo ng bansa. Ito ay may 4 na yugto na mag-uumpisa sa kindergarten, 6 na taon sa elementarya, 4 na taon para sa sekundarya, at ang 20 na magkakaroon ng specialized subjects tulad ng science, technology, business management, at agriculture. Siya si Janica Briol. Pangarap niya ang maging teacher. 4th-year student siya at malapit na gumraduate sa high school. Ngunit namumroblema siya na makapagpatuloy ng kolehiyo dahil sa hirap ng buhay at sangayon siya sa K-12 program ng gobyerno. Sangayon po ako sa class 12 kasi ito po makakatulong sa akin na bumasa at para po lalong pumundad ang aking kaalaman. At sa pagkakaroon ko ay lalong mapapaganda nito ang aking buhay. At sa pamagitan nito, kahit hindi ako mag-college ng 4-year course, makakuha agad ako ng trabaho at makakatulong ako sa pamilya ko. Sa Asia, tanging Pilipinas na lang ang bansa na gumagamit ng 10 basic education program at ang iba ay 11 at 12 taon na ang ginagamit na batayan. Kaya, kung minsan ay hindi agad natatanggap sa ibang bansa ang graduates natin dito sa Pilipinas. Ayon naman sa Dakanlao Youth Club President na si Maria Gay Olarbida, hindi siya sangayon dito sa programa na K-12 Basic Education Program. Ang problema ng bansa sa kalidad ng edukasyon ay hindi ang ikli ng taon yeah, ng hindi. Yeah. Hindi sagot ang pagpapahaba ng oras upang mapataas ang kalidad ng edukasyon. Wala ito sa haba o sa ikli, nasa pagtuturo, materyales, at mga pasimulidad ng eskwelahan. Hindi lang dapat ilaan ang gobyerno ang mga gastusin para mapatupad ang K-12. At kung isa sa mga layunin nito ay magkaroon agad ng trabaho pagkatapos ng high school, ay parang tayo na rin ang sumuway sa batas na ginawa. Dahil di ba nga't masyado pa silang bata para magtrabaho, pati ka nga'y minor. Ayon na hindi.
sang-ayon na hindi sapagkat ano, kinoconsider ko ang both sides, teacher and ano, students or say pupil. Sasang-ayon ako para sa side ng mga mag-aaral dahil kapag matagal ang ano, ang pagtuturo sa ano, mag-aaral, lalo na yung mga mahihina na turuan, mas makakabuti yun sa kanila dahil matututukan mo ng gusto. At saka yung katagalan ng pagtuturo mo, madadagdagan pa ang kanilang mga kaalaman. Okay. Dahil sa present na situation, kulang pa talaga ang ano, ang panahon para ang mga estudyante ay matuto. Dahil niyang 4 na taon sa high school at 6 na taon sa elementary ay hindi pa sapat upang mapuno ng gusto ang kaisipan ng mga bata ng kinakailangan ng mga aralin na dapat matutunan. Sa parte naman ng mga guro, pasakit iyan. Pasakit sa dahilan na karagdagang trabaho, karagdagang taon sa pagtuturo. At maliban doon, kung susuportahan ng gobyerno ng Pilipinas na sa ngayon nga ay talagang kahirap, hirap na hirap maghagilap ng pondo para maasistihan ang mga pagkukulang sa larangan ng edukasyon, lalong-lalo na ang kakulangan sa silid-aralan, kakulangan sa mga textbook, kakulangan sa mga guro. Eh, siyempre, para sa akin, yung isusweldo sa mga dagdag na guro, pwede na sanang idagdag dun sa mga ang dating guro. Diba? Okay. Pagkatapos, ang mga guro ay loaded ng gusto ng mga trabaho. Maliban sa trabahong pagtuturo, marami pang pinagagawang mga paperworks. Kung kaya, kung yan ay dadagdagan pa ng isang taon, karagdagan pa rin pasakit iyan para sa mga. Ang ating gobyerno ay hindi tumitigil na humanap ng solusyon upang mas mapataas pa ang antas ng edukasyon sa bansa. At K-12 na nga ba ang isa sa mga susi upang mapaunlad at mabuksan ang pinto ng magandang kapalaran? Kaya, hagdan ng edukasyon ni Juan, dapat pa bang duntungan?